Veggie, good afternoon po sa ating lahat. And this time, nandito po ang inyong Veggieman sa online interview sa ating kaibigan. So, dahil po sa enhanced community quarantine, so hindi po tayo makapag-interview ng face-to-face kasi po kailangan natin yung social distancing daw. Distancing. Oo, at kasi baka magkaawaan. Sobra 300 na daw yung merong confirmed na case ng COVID-19. Okay? So, maswerte po tayo ngayong hapon dahil pinaulakan po tayo ng ating kaibigan para po makapag-servisyo pa rin sa ating mga farmers. So, kilalanin po natin yung ating kaibigan, sir? Sir Mike, Beji, good afternoon sa iyo at sa ating mga kaibigan magkasama. Okay. Sir, pwede po ba kayong magpakilala? Alright. Sa ating mga kasama magkasama, ang abang lipod niyo po ay si Buddy Vargas. Ang buong pangalan po natin sa totoo po ay Norman Joel Vargas, taga Santa Rosa po ang inyong abang lipod. Santa Rosa? Ano pong nickname niyo? Buddy lang, Buddy. Buddy, wala na po yung budoy. Wala na yung budoy, Sir Mike. Iwan na po natin yung budoy nung pangpalay yung pahuya, Sir Mike. Ganun ba? Ah, okay. Relaxi ko na yan, alias na yan. Medyo may pagkabayulit yan. Okay po. Ngayon po, kalmado na. Kalma na. Okay. Sir Buddy, I understand. Matagal na po kayo sa industriya ng pagsasaka. Yes, Sir Mike. Kita-kita naman sa kulay ng ating buhok. Mm-hmm. Na mga dalawang kalahating dekada na po tayo sa industriya ng agrikultura. So, hindi naman, Sir Buddy, obvious ah. Di ba? Okay, so 25 years, around 25 years, so talagang experienceado na pala talaga kayo. And I understand, nandito kayo ngayon sa kumpanyang Zagrex? Zagrex. Mm-hmm. Zagrex Corporation, Sir Buddy. Zagrex Corporation. Okay, Sir Buddy, ano po ba itong Zagrex Corporation? Ano po bang pinaniniwalaan na servisyo nito sa mga farmers natin? Okay, Sir Mike. Maraming salamat sa pagkakataon. So, ang Zagrex Corporation, Sir Mike, ang number one na advokasya o adikain mo pa niya ay paano mapanumbalik ang ganda o ang sigla ng ating lupa o kumbaga sa English ay soil health, para maipanumbalik ang soil health. May pag-asa pa po ba, Sir Buddy? Well, sa mga nakasalamuha naman natin, ng mga magsasaka, talagang napaka-ika nga, the future is bright. The future is bright? Yes, sir. Sir, speaking of yung soil health and nutrition, medyo hot topic po yan, pero wala mukhang walang ganong sumusunod eh. Well, yun na nga ang napakagandang challenge dito sa kumpanya ng Zagrex. Kailangan po talaga namin na palaganapin po yung pag-educate ng ating mga magsasaka. Kasi parang... Kulang na kulang po talaga kasi yung napupunta sa field at nag-educate po tungkol dun sa soil health. Karamihan po kasi ang mga kasamahan po natin na mas aktibo ay yung mga nasa ibang industry. Okay. So, para po sabi niya, para mapanumbalik yung nutrisyon sa lupa. Tama po ba? Number one, pag sinabi natin nga pala na soil conditioning o soil health. Soil conditioning, yun. Dalawa yung ano natin, sir, may dalawa na pwede natin focus. Okay. Number one, yung soil acidity, kung paano mawawala yung asin ng lupa. Uh-huh. At pangalawa, paano may babalik ang yaman ko. Okay, asin ng lupa. Hindi ba gusto natin, sir, yung may asin talaga? Well, yung pagkaho natin after fight, yung talagang may asin natin. Pero pagkaho sa lupa, Sir Mike, napakalaki ng nawawala sa Okay. So, Sir Buddy, speaking of soil acidity, yun ho yung pH niyo ba?
Yes, sir, Mike. Tama kayo dyan. Yan na ginagawa natin na soil pH. Sige, so dalawa po pag-uusapan natin, ano? Soil pH, tsaka po yung isa ay nutrition po ba yun? Yes, sir, Mike. Kung paano natin mapapanumbalik ang ganda at yaman ng lupa. Okay, soil pH. So, sir, ano po bang pinaka-ideal na soil pH? Alright. So, yung soil pH, sir, Mike, sa teknolohiya ngayon, meron tayong mga instant na soil pH meter. Okay. So, kumbaga, kung may isang hektare na sa loob ng mga, sa loob ng isang oras, lagay mo na, o 30 minutes, makukuha na natin kung ano ang sitwasyon ng lupa mo. Yung pH. Oo. At tamang-tama, may inay-alihan, napakaganda po na ang mga magsasaka natin ay tumawag po sa amin sa Sagrex para po sa libreng pagsusuri ng kanilang lupa. So, yung pH lang po ha. Meron mo kayo? Meron mo kayo? Yes, Mike. Oo. Libre. Libreng servisyo yan, Sir Mike. So, after unong lockdown, ano, pwede na tayong mag-servisyo ulit? Oo. Ano na yan? Lock na tayo sa trabaho. Ah, okay. So, pero sila mismo, no? Pwede na silang bumili, hindi ho ba, ng sarili nilang soil pH na mura lang naman? Pwede naman silang bumili, pero kung baga, Sir Mike, eh, masusuri nila yung kanilang lupa, pero, kung baga, eh, sana maunawaan nila kung ano ho yung nakukuha nilang reading. At mas mahalaga pa ay, ano ho ang mga dapat natin gawin upang mawala yung asin ng lupa. Okay. Sir Buddy, paliwanagan nyo nga ho kami kung po pwede na ano ba talaga yung kahalagahan ng mababang pH ba, mataas na pH, tsaka po ano yung pwedeng gawin? Okay, maraming salamat ulit sa may sagot na ito. So yung soil pH, napaka-importante po niya dahil sa hindi ho automatic, halimbawa po ay nagsabog ng urea o triplica forte, ano mo kabono ang ating kasara, hindi po automatic na makakain ang abo. Hindi ho ba yun? Lalong-lalo na nga po kung acidic. So, paano ho natin malalaman yung acidic? So, dun po sa ating nabanggit na soil pH meter, kung ang makukuha nyo pong numero ay mababa, halimbawa ho ay 1 hanggang 6, o 6.5, yun po yung tinatawag na maasin o acidic. 7 po, 7, o Jaworski, neutral, mataso, 7.5 hanggang 14, basic or alkaline. Basic. Ayan, yun po yung mga mapapakukuha natin na reading sa soil pH. Ngayon, ano po ang kahalagahan nito? Kung ngayon, Sir Buddy, o Sir Mike, maasin ang lupa po, 4.5. Aba, kung kayo po ay bumibili ng abono, bawa po sa isang sama ng urea o triplicanose, lagay na lang po natin eh, ang halaga isang libo. Aba. Kung ang lupa nyo po ay 4.5 or strongly acidic, 300 piso lang po ang makakain ng halaman po ninyo. Ito ang katotohanan. Ilang percent 700 po? 700 pesos, matatapon. 30%? 30% lang. Ibig sabihin po, hindi nakukuha ng halaman dahil acidic ang lupa. Yes, yun ang napakalupag na story. Malungkot nga po pala talaga, ano? Ang masaya namang kwento niya. Yan. Nakikita naman na magsasaka natin, kung nakikita yung maasim, naninilaw ang kanyang halaman, o kaya hindi ko lumalaki, hindi bumubulas. Alam niya yun. Ngayon, ang hindi po niya alam, eh, bakit naglagay naman ako ng abono? Eh, bakit hindi gumaganda ang aking karin? So, ano ho yung solution ngayon? Doon sa soil acidity. Ayun, ang napakalaking tanong ngayon. Pero naiintindihan ho ba ng farmer yun sa palagay niyo, Sir Buddy, na acidic ang lupa niya o wala siyang idea na acidic ang lupa niya kaya karga siya ng karga ng abono? May ano siya, Mr. Mike, yung sa mga encounters namin sa mga magsasaka, Luzon, Visayas, alam niya naman na asim ang lupa, ano yung makikita niya masamang epekto. Pero yung, ano yung dapat niyang gawin para mawala yung asim, yun yung malaking ano, yun yung malaking okay. Na Sir Buddy, before tayo pumunta doon, so kung anong gagawin niya, ano ba naging sanhi talaga nung pag-asim ng lupa? Ay, okay. Para hindi na nila gawin ulit.
Okay, ano ang mga sanhi ng ano, ano mga sanhi ng pag-asin ng lupa? Yun hong continuous cropping, monocropping. Mm-hmm. Yan, isa ho sanhi. Lalo na ho kung nag-triple crop. Meron nung marami ho dyan nag-triple crop. Lalo na ho yung mga naging chogi ko sa Negros. Para lang ho makahabol ng ani, nag-triple crop ho, lalo na mga irrigado na area. Triple crop po, meaning halimbawa, rice, ganun ho ba? Rice, high rice lang siya. Walang pahinga. Walang pahinga. Oo. Yun hong pasusunog ng dayami. Ah, nakakaano ho ba yun? Oo, Sir Mike. Eh kasi, ang magpapatabang ng lupa natin, eh yung dayami, o yung organic matter. Supposed to be, you know? Ayan. Yung labis ho na paglakarga ng urea. Labis, ho, labis. Ibig sabihin, hindi na ho kailangan ng halaman, eh, nagkakarga pa tayo ng urea. Okay. Ayan, okay, ano man yung sobra, masama. Yung mga ginagamit ho natin pesticidyo, nakaka-contribute din po yan sa pag-asin na lupa. Okay. Yung ho, ano, sariwang dumi ng hayop. Sariwang dumi ng hayop. Contribute din ba nakakatulong yun? Makakatulong siya, Sir Mike. Mapapansin mo, lalo na yung mga nagugulay natin. Halimbawa, nagkarga siya ng ipot. Halimbawa, ipot ng manok, sariwa. Ang pakinabang mo, Sir Mike, sa nasusunod na karami. Pagbulok na. Pagbulok na, yung dried yung iba. Pero habang nabubulok, ang sariwang ipot o sariwang dumi ng hayop sa ating sahahan, nagpo-contribute siya sa soy acid. Sabagay, parang nag-emit ho yata ng methane yun eh. Mainit daw yun. Pero ibang usapin talaga, ibang pag-usapin yun. Ah, iba pa yun. Oo. So, organic acid kasi nare-release kapag nabubulok yung sariwang tumi ng hayop sa lupa natin. Okay. Sa mga nabanggit ninyo, no, sa observasyon ko, lahat ito ginagawa ng farmer eh. Kaya talaga magiging acidic pala yung lupa niya. Eh, sa katulad ni Sir Mike, ginamitin ko sa gawing saryaya, eh, ang gusto po ng mga kasama natin magkasakay, gumawa ako ng kombinansa na ipawan daw yung pagsusunog ng dayami sa kanilang lugar. Abo, i-request kayo kay Kapitan, tsaka sa mga kasangal. I-request ko na may walang protos at ipaliwanan ang kasamang epekto ng pagsusunog ng dayami. Pero ano na ho bang kabutihan ng pagsusunog? Eh, una-una, Sir Mike, eh, bawal na ako pagsunog dahil sa Creepy Act na ako tayo na yun. Oo, tsaka arson yun. Nagsunog. Eh, yun. Pagka hindi yung panakontrol na, baka madamay pa yung bahay ni Pumpare, lalo tayo mapahal na kisalanan eh. Okay, so Sir Buddy, yun yung mga dahilan. Ano? So ano po yung pwede natin gawin para may correct po yung pH? Okay, Sir Mike, eh, nung ako'y nag-aaral pa sa pamantasan, ang pinakasikat yun na ang tinuturo ay liming, apog. Liming o apog. Mm. Eh, ang apog, napakatagal, Sir Mike. Hindi mo alam kung gaano karami, kung maglagay ka, eh, kung talaga bang maaayos ang lupa mo. So, sa Sagrex, ang teknolohiya po natin ngayon ay mabilis. Ah, meron maliban. Eh, mabilis o? Maliban, Sir Mike, sa pagkatama ng acidity, ito po ay magdadagdag pa ng yaman sa lupa. Yaba. 2-in-1 yata yan ah. Yes, Sir Mike. Acidity, tsaka may nutrients pa na dadagdag sa lupa. Eh ano po yes, ba sir, yung produkto na yan? Produkto ko ba yan o ano ba yan? Ito po, produkto na to, eh, siguro naman eh, kahit pa paano po, may gumagamit ito ay yung tinatawag po natin na Duophos. Duophos? Ano pong spelling nun, sir? Duophos. 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 Ah, okay. Duophos. Ayan yung na-picture ko dati sa ano, San Juan. Ah, yung yes, sir. Yung farmer na gumagamit yan. Yung aking mga magigiting mga magkampanay sa San Juan, yung gumagamit ng Duophos. Nga, actually, sir, like, technically, ang Duophos na pala ay guano phosphate. Ah, guano. Nako, guano ito phosphate. Yung ano sa mga panike, hindi ba? Oh, may dumi ng panike. Ay, mga patay na ibon, oras, samot-sari na yan, Sir Mike. Hindi kaya yun yung sinasarang pinagsimula ng COVID na niluto daw yung apari sa kuweba? Eh, kung hindi nila niluto, hindi naging guano phosphate sa apari.
Bakit? Nakakatawang ano, isipin, pero grabe yung epekto ngayon sa body, ano? Ano, nakakalungkot yung ano. Anyway. Rin na ba yun? Yung mga dumi ng bats? Yes, sir, Mike. Oh, no? Napaka-rich talaga. Actually, pag binasa ko natin yung mga technical materials, ang guano phosphate ang pinakamainam na gagamitin mo upang kapanumbali ang yaman sa lupa. Okay. So, marami kayong kuwebang ano na nito? Binibina natin yan sa Indonesia. Ah, from Indonesia pala ito. Okay, buti. Hindi sa China, ano? Sa malayo. Malayo. Okay, Indonesia. Okay, duopos. Sa observation ko, dun sa sabi nila Rene Pineda, yung sa Gatica San Juan, effective daw ito, pang-condition ng lupa. So, totoo po ba yun? At paano po ba ito ginagamit, Sir Buddy? Well, simula akong nagtrabaho dito sa Sandrex, Sir Mike, ang talagang ginagawa ko doon sa ating mga kasamahan, i-document nila yung performance ng produkto. Kasi mahirap naman yung pagpentuhan tayo, sabihin mo lang, maganda, okay. So talagang dinodocument namin yung product performance. So, halimbawa na, Sir Mike, kung kinawagan nyo kami bago kayo magtanim na yung bait trap, at sinuri natin na maasim na lupa ninyo, magre-recommend na kami, Sir Mike, ng pinakamababa na 10 bag. 10 bag. Na 2 pots kada hektarya. Per hektarya. Okay. So, paano po ina-apply ito, Sir Buddy? Okay. Napakadali lang ito, Sir Mike. Hindi magpapawisan ng ili-ili ang mga magsasaka natin. Talaga? Isa, ihahalo lang nila yung 10 bag na 2 pots. Ay, Sir Mike, napakadali. 20 kilos per bag tayo, ha? Ah, 20? 20 kilos per bag ang ano, tuwapos na mabibili sa ating mga soaking dealer. 20 kilos, isang bag. Ihahalo lang nila yan. Doon sa abono na ginagamit nila, mapatriple yan o urea, sa basal application or basal. Bago magtanim. Bago magtanim. Ilang sako po, sir, buddy? 10 bag po, sir, Mike, ang pinakamababa. 10 bag na tag 20 kilos ang per bag. Yes, sir, Mike. Ihahalo nila, tapos, ano to? Kung nagagamit sila ng plastic mulch before o sa butas ilalagay. Okay. So, pinakamaganda, bago ilagay ang ating plastic mulch. Okay. Ihahalo dun mismo sa, dun sa raw, sa plat. Ihahalo dun sa raw. Sabog dun. Sabog o ibutbutbut dun sa plat na. Sa plat na yun. Basta 10 bag na 10-20 kilos. Isang hektarya. Isang beses lang ba i-apply yan? Basal o uulit pa? Well, kung ang kondisyon nga ng lupa natin talagang asido, ang ating minumong kaya, Sir Mike, para talagang maayos agad ng lupa. Dahil kapag hindi natin inayos agad, masasayang na naman yung susunod na abono na nilalagay nila. So, basal talaga tayo. Basal. Pero kung nakasakaling halimbawa, nakapag-march na magse-second application, pwede pa rin namang ibutbut dun sa ano. Kahit mapalapit sa puno, Sir Mike, wala akong problema yun. Kasi, organic ko ba ito? Sir Mike, ano tayo? Yan? O ano? Mapapatay sa organic. Natural. 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 Minimina lang po natin yan sa Indonesia. Okay. So, Java ba yan? Java? Madura. Hindi ka rin. Wala lang. Alam nila malong kumbo. Bisan eh, gagawin tayo ito. Okay. Sama nyo kami para makita namin. Magkano na ano itong duopos nyo, Sir Buddy? Ayun ako. Yan ay napakamura. Nakakukuha lang yan sa ating mga dealer. Mabibili sa ating mga dealer sa halaga 530 pesos kada 20 kilo bag. 530, 20 kilos na yun. So, ibig sabihin, 10 sako, 5,300 per hektar. Yes, Sir Mike. Okay. Pag gumamit po ba nito, Sir Buddy, pwede na magbawas din ng ibang abono o hindi? Okay, napakagandang tanong. Sa ganang akin, Sir Mike, para dahil nga sa napakagandang mga pakay ng
mga binti natin, lalo-lalo na yung mga paraiki ng East West. Opo. Para talagang matugunan ang pangangailangan ng halaman at ay support ay dami ng bunga, itatag po natin yung duopos sa nakasanayan bilang ng hapon. Okay. So bagay, sabi nyo nga kanina, yung efficiency, ano? 30% lang yung ano kapag acidic ang lupa natin. Yes, oo. Okay. Tsaka nakakondisyon yung lupa, so sa susunod na cropping, pakikinabangan nila. Papapakinabangan sa nila yan, sir. Sigurado ako siya. Okay. Sige. Kung sakaling bibili, available ito sa mga dealer? Okay, available sa mga dealer. Anong concept ko lang, Sir Mike, eh, dahil nga limitado pa rin yung mga eras na kinokover namin. Halimbawa, may mga kaibigan tayo magkasaka sa Ilocos, La Union, Caglayan. Medyo limitado tayo doon, pero Sir Mike, kung maaari lang mag-recommend ako ng isang tao kung saan nila pwedeng tawagan. Yes, sir, please. Para may coordinate natin ng kanilang mga kaibigan. Doon sa mga hindi available na mga dealer. Okay. So, sino po yun? At anong number? Si Miss Len. Len? Len Cuarteros. Cuarteros. Ba? Espanyolo ba yan? Ano mo ba yan? Ano to? Espanyola man to. Espanyol ng Abra. Espanyol ng Abra? okay. O, sige, paano po so, ma-re-reach siya? Ang number ni Sir Mike, ni Miss Len. 0917 okay. 526-1899. Ulitin ko po, ano? 0917-526-1899. Yes, sir. So, siya po ang gawin natin point first doon. Ah, okay. Para doon po sa mga areas na nangangailangan. Ngunit, walang mabilihan ng mga dealer. Okay. Sir, buddy, question on the side, ano? Tumatanggap ba kayo ng dealership? Baka meron tayong mga kaibigan na gustong mag-carry ng produkto ninyo na wala sa lugar nila. Ah, okay. So, sa ngayon naman po, wala naman tayong usapang exclusivity sa mga dealer or distributor. So, sa sagutin ko tanong mo, pwede po? Pwede. Paglalagay lang po tayo na minimum, lalong-lalo na po, medyo malayo po yung nila. Ah, okay. Pero yung detalye po, tatanungin na lang kay Len Cuarteros. Kay Miss Len. Pwede rin mo po sa pwede rin mo na natarakay ni Miss Len. Okay. Luzon, Visayas, sa Mindanao po ba? Available po itong duopos? Yes, sir, Mike. Actually, mas extensive yung coverage natin sa Visayas. Ah, okay. Sige. Sir Buddy, aside from duopos para ma-correct yung pH tsaka makapagdagdag ng nutrisyon, meron pa po ba kayong may re-recommend ang pamamaraan o produkto o ano man yan na technology? Okay. Dun sa mga magsasaka natin na hindi sigurado sa patubig. Marami po yan. Dun sa mga tinatawag ko natin na rated. O baka sakali lang na kailangan ng halaman ng tubig, eh, walang makuha. For example, doon sa mga lugar na sandy soil, o yung kagaya mo ng tupa dyan sa Pampanga, at mabuhangin. Mabuhangin. Mari, Sir Mike, na gumamit din po sila ng Gromore Humic Acid Granules. Gromore Humic Acid Granule. Humic acid. Yes, Sir Mike. Sir Mike, bigyan mo lang ako ng pagkakataon na maliwanag yung Gromore. Ano? Sige, sir. Please. Itong Gromore na brand natin, actually, ano to, isang kumpanya sa Amerika, ang Gromore. So, isang crop nutrition company based in California. So, ang Santrex Corporation ang nag-distribute exclusively dito sa Pilipinas. So, ayun po yung arrangement natin. So, yung humic acid granules, isang produkto lang yan ng Gromore na ibinibenta po ng Santrex dito sa Pilipinas. Okay. So, ano pong kahalagahan itong Gromore humic acid granule, Sir Buddy? Okay. So, in general, Sir Mike, yung humic acid, siya yung maghahawak ng nutrients at tubig doon po sa rhizosphere or doon ka may root zone na tinatawag natin para masipsip siya o makahing siya ng ating halaman. Yun yung isang critical na role ng humic acid. Okay. Ano pa po bang mga
ingredient nitong humic acid granule ninyo? Ano bang kakaiba? Kasi napakarami ng humic acid din ako naririnig ngayon sa merkado eh. Ano bang kakaiba rito? Okay, so ang formulation natin sa mga granules. So ibig sabihin po, pwedeng ihalo sa urea sa 314 at isasabog lang. Mapapansin ito, Sir Mike, mapapansin ang mga kaibigan natin magkasarong kung dito isasabay natin bawa sa urea opo na napaka-volatile, mas hahaba ang epekto ng urea dahil sa tinatawag po natin na killing in action. Okay. Humus din ho ba yan? Ano ba ang kaibahan sa humus? Well, humus, humic acid, the same banana lang yan, Sir Mike. Pareho lang yan. Same banana. Okay. Oo, pareho lang yan. Eh, magkakaroon na lang, Sir Mike, sa dami ng humic acid at kasama niya ng fulvic acid. Ah, fulvic pa. May fulvic pa. May fulvic dapat, Sir Mike. Oh, okay. Kaya, ano gagawin pa lang, Sir Mike, ng fulvic acid? Maraming mga toxic na mga bagay sa lupa namin. Kagaya niya, halimbawa, sa tabaho, yung tinatawag nila na mga heavy metal, kagaya ng lead, aluminum, eh, napaka-delikado sa mga naninigarin na yun. So, ang gagampanan ng fulvic acid, siya yung hahawak o maghihiwalay ng, ano, ng mga toxic substances para hindi makapasa sa atin. Para hindi makapaminsala sa mga kakain na o gagamit ng fulvic acid. Sabagay, Sir Barney, paninigarin nyo nga, eh, di ba, toxic din yun. Eh, actually, yung mga sinabi ko rin na sa kausap, eh, yun yung kanilang ano eh, kumbaga social responsibility nila. Huwag madagdagan so, yung toxic. Well, alam natin naman na toxic talaga yung paninigarilyo. Eh, ikaw, kumbaga naman, bakit naman mamadali mo pa yung buhay na nag-yoyosi, talaga mo pa nag-yoyosi yung kamao nila. Kasi ako, nag-yoyosi rin ako 10 years ago. So, tinigilan ko na. Cold turkey, yung talagang tigil. Halos sabay pala tayo, Sir Mike. Oh, yun pala. Congratulations, sir. Okay, so yung humic acid granule nyo, sir, ano pong packaging nito at magkano? Ah, Sir Mike, yan na yan, ha? 10 kilo bag yan. So, pwede nila ihalo yung isang sampo na 10 kilo sa dalawa hanggang tatlong bag na urea. 10 kilo, magkano pong presyo? Sir Mike, baka malaglagas sa upuan mo, ha? Baka mahal yan. Eh, yung nga sabi ko sa boss ko eh, ano lang po, Sir Mike, ang SRP natin sa mga suking dealer at tindahan, 1,000 piso kada 10 kilo ba? 10 kilo, hindi 1 kilo? 10 kilo, Sir Mike, 1,000. 10 kilos, 1,000. 1 kilo, 100. Yes, Sir Mike. Pero yung packaging nyo, 10 kilo, ano na bag? 10 kilo. Bakit po naman napakamura niyan? Napakagandang tanong, Sir Mike. May tanong mo, yung may-ari ng ating kumpanya, Sadrex, mga magkasakari niyan ng Necros. Mga Maranyon po yung may-ari ng kumpanya natin. Eh, sadyang ano eh, ayaw talaga nila tubuhan ng malaki ang mga magkasakari natin. Tamang-tamang kita lang sa negosyo nila, kaya hindi binibenta ng mahal. Kasi nagulat ako, Sir Buddy, kasi I don't know kung tama yung pagkatanda ko, no? Meron nagbebenta mga 100 grams. Networking pa yata yun, 600 pesos. Marami yan, Sir Mike, yung mga nasa tinatawag natin na MLM, mga multi-level market. Oo nga eh, 100 grams, 600 pesos. Ibig sabihin, 1 kilo, 6,000. Oo, tama. Di 10 kilo mo, 60,000. Tama ba? Oo. Sa'yo, sa'yo. Kasi, Sir Mike, ang sabi nila sa ating mga makakasama magkasama, tingnan nila yung dami ng humic acid at ng fulvic acid. Okay. O, sige. So, murang-mura, no? Sa mga viewers po natin, I can say, mura po talaga ito kung ganito, no? Mura talaga, Sir Mike. Pero, I mean, galing Amerika yan, talagang sadya lang kung hindi nagbebenta ng mahal ang registered sa FPA, ano po? Registered tayo sa FPA, Sir Mike. So talagang ano to, ha? Dumaan sa standard.
Yes, ma'am. So, minimum na guarantee natin, ubic acid 75%, ubic acid 14%. Okay. So, mura eh. Medyo hindi ako nalaglag sa upuan. Medyo napag-isip mo ako eh. Mura eh. Pusong magkasara ang ating mga bossing. Okay. So, Sir Buddy, meron ko pa bang may sasuggest sa ating mga farmers tungkol sa soil pH and soil acidity at saka din sa nutrition, kung ano pang mga intervention natin dyan? Sige, Sir Mike. Actually, nakalulungkot nga sabihin na ang Pilipinas sa isang agricultural na bansa. Mm-hmm. Pero pagka tinignan ko kasi natin yung productivity natin, mapamalay, mapamais, eh, napakababa. Oo nga po. Ang isang nakikita lang namin na ito rin naman din ang sinasabi ng ating DA Secretary na William Dar. Opo. Kadyang walang nag-aalaga ng ating lupa. Walang nag-aalaga ng lupa. So, sa pamamagitan ng teknolohiya ng sacrage, sa paggamit ng duofos at unic acid, mapapanumbalik na mawawala ang asin ng lupa, maiko-condition ng lupa, at maibabalik yung mga nawalang yaman lupa. Okay. Maganda itong ating interview sa iyo at makakatulong sa papanumbalik ng soil health, ano? Soil nutrition. Kasi mukhang wala talaga eh. Walang ganong pumupok dito, sir, at walang ganong nag-adapt na farmer. Well, yun na rin ang challenge din sa amin. Kaya nga, ang sabi ko doon sa aking mga kasamaan, we stop selling and we start helping. No, then yung profit kasi, it will come na lang after eh. Grabe na rin yan eh. So, ang katotohanan pa eh, ang mga magkasaka naman natin, tumatangkilig talaga ng mga magagandang mga variety kagaya ng mga produkto ng East West. Mm-hmm. Eh, ang problema nga natin, napakaganda ng variety, eh hindi naman mapakinabangan ng gusto ng ating kasama. Tama po. Sige, Sir Buddy. Susunod po, pag-usapan natin. Alam ko, marami pa pong mga produkto yung Sagrex na posibleng makatulong dun sa ating mga farmers eh. Tama po ba? Yes, Sir Mike. Oo. Actually, dun sa mga grupo ko sa Facebook na mga magkasama, yung mga talong, kamatis, nagiging lakanap yung mga problema sa wilt at wilting. Saka sa blotometran. So, kung mamarapati mo, sa susunod natin na talo na yan, pwede tayo doon mag-focus, Sir Mike. Sige po, isa pong itopic natin is yung lapno sa sili, tapos yung blossom endrat o yung umiitimang plit ng kamatis. Yan po siguro pag-usapan natin. Walang may gusto sa maikip na plit, Sir Mike. Siyempre naman. Tsaka po yung, Sir Buddy, yung inyong mga single element. Ah, okay. Yun, Sir Mike. Baka maganda yung mga single element ninyo eh. Tsaka yung foliar fertilizer. Foliar fertilizer, Sir Mike. Yung mga ganda natin, yung mga suki natin ng papaya ng East West, ng Red Royal, yung mga boron pa ngayon. Yan, pati yung boron, yung medyo kumukulubot yung Sir Mike. Yung mga bumps. Yung medyo parang kuba na . Okay, so Sir Buddy, before tayo mag-end ng ating discussion sa hapon na ito, pwede mo bang share yung iyong cellphone number kung iyong mamarapatin? Yes, Sir Mike. Ako po ay pwede yung tawagan o i-text sa numero na 0917-849-8395. Okay, ulitin ko Sir Buddy, 0917-849-8395. Yes, Sir Mike. Okay, so before tayo mag end, Sir Buddy, meron ka ba bang gustong sabihin sa mga viewers natin, sa mga farmers? Okay, so sa atin po mga kaibigan magkasaka, kung talaga po, talagang malalagay po natin ang negosyo ng pagkasaka, kailangan po natin mapanumbalik ang ganda ng ating lupa. Paggamit po ng produkto ng sacres, kagaya po ng duofos at unic acid, pag manunumbalik ko ang ganda ng lupa ninyo, kasi ganda ko ng inyong mga misis. Okay.
Sa mga viewers po natin, ano, gusto ko lang pong ipaalam sa lahat na ito po ay wala pong bayad itong interview natin ito kay Sir Buddy. Hindi ko po siya binayaran, hindi rin niya ako binayaran. So, ito ay servisyo sa Parma. Tama po ba? Pakikonfirm po, Sir Buddy. Ipekto na lang, ano, na quarantine. Oo, ito po yung ating pamamaraan para din na makatulong sa ating mga kaibigan, mga farmers. Okay, so, Sir Buddy, marami pong salamat. Maraming salamat, Sir Mike. Susunod na mga araw ay mag-shoot ulit tayo, ha? Kung okay. Meron kayong time. At hanggang balit ang aming bibi hanggang April 14. April 14. Marami pang episode to. Sige, Sir Buddy, kumusta na lang dyan sa misis mo? Okay, so ganda, Sir Mike, sa ating mga kasama magkasahan. Ingat po tayo. Okay, so sa mga viewers po natin, salamat po. Sige tayo po ng intervention at pagkakaroon ni San Isidro Labrador. Ah, okay, okay. Thank you, Sir Buddy. Sa mga viewers po natin, sa mga farmers, ito po ay isang online session natin sa ating kaibigan na si Sir Buddy mula po sa Segrex. And hopefully, meron po kayong napulot, ano? Kung hindi nyo po ganang naiintindihan yung diskusyon, pwede nyo po siyang tawagan para po maklarify nyo pong mabuti. Okay? So mula po dito sa internet, ito po ang inyong Benjamin and Sir Buddy. Maraming salamat. Thank you very much sa ulitin po. Thank you very much.